Ang bida ng palabas ay si Elliot Alderson, isang socially awkward at depressed cybersecurity engineer mula sa New York City. Sa unang tingin, medyo boring ang buhay niya. Ang kanyang pang-araw-araw na gawain ay binubuo ng pagpunta sa kanyang lugar ng trabaho, isang tech na kumpanya na tinatawag na AllSafe, pag-iwas sa pakikipag-ugnayan sa mga tao, at pag-uwi. Gayunpaman, kapag ito ay naging gabi, si Elliot ay nagiging isa sa mga pinakakagiliw-giliw na tao sa mundo. Gamit ang kanyang mga advanced na kasanayan sa cybersecurity, siya ay naging isang uri ng isang vigilante. Gaano man ka-secure o komplikado ang isang data encryption, hahanap si Elliot ng paraan para i-hack ito. Hindi niya ginagawa ito para sa kasiyahan, gusto lang niyang mabigyan ng hustisya ang mga nangangailangan nito. Isang araw, pumasok siya sa isang coffee shop at umupo sa tabi ng mayamang may-ari ng lugar, si Rohit. Sa una, siya ay may normal na pakikipag-usap at nagsasalita tungkol sa kahanga-hangang wifi na naka-install doon. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang minuto, binago niya ang kanyang saloobin at nagsimulang ipaliwanag kung bakit siya naroroon. Inihayag ni Elliot na nahack niya ang network ni Rohit at nalaman ang tungkol sa kanyang child pornography ring. Mayroong daan-daan at libo-libong mga video na nakakasakit ng loob na tila ibinebenta ni Rohit sa kanyang mga customer para sa pera. Binanggit din ni Elliot na kinopya niya ang lahat ng data at file. Ibig sabihin ay walang paraan si Rohit para makatakas. Nang marinig ang lahat ng ito, nag-alala si Rohit ngunit sinabi niya na hindi maaaring ipaalam ni Elliot sa mga pulis dahil ang pag-hack sa sistema ng isang tao ay isang krimen din sa kanyang pagkadismaya. Ibinunyag ng huli na talagang nakipag-ugnayan siya sa pulisya bago siya pumasok sa coffee shop sa pamamagitan ng hindi matukoy na numero. Ipinapakita nito na laging pinaplano ni Elliot ang kanyang mga galaw ng maaga. Si Rohit, na sa puntong ito ay naging labis na natakot, ay nag-aalok sa kanya ng pera upang muling isaalang-alang, ngunit diretsong tinanggihan ito ni Elliot na sinasabing wala siyang pakialam sa pera. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis at inaresto si Rohit. Nang sumunod na araw, nakita namin kung paano pinamamahalaan ng isang awkward na si Elliot ang kanyang sarili sa opisina ng AllSafe. Sinusubukan niyang iwasan ang halos lahat, kasama ang kanyang amo, Gideon, at nananatiling nakadikit sa kanyang computer sa lahat ng oras. Ngunit may isang katrabaho na gusto niyang kausap, Angela. Napag-alaman na ang dalawa ay magkaibigan noong bata pa sila, at naging napakalapit sa loob ng maraming taon. Si Elliot ay may crush sa kanya, ngunit hindi maipahayag ang kanyang damdamin, dahil mayroon na itong kasintahan, Polly. Pagkatapos ng trabaho, nakilala ni Elliot ang kanyang therapist, Krista Gordon. Nalaman namin na nakikipagkita siya sa kanya nang hindi bababa sa 3 beses sa isang linggo upang makatulong na gamutin ang kanyang depresyon. Gaya ng inaasahan, nahack ni Elliot ang kanyang mga personal na detalye at alam niya ang lahat tungkol sa kanya. Halimbawa, kasalukuyan siyang nakikipag-date sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagngangalang Michael. Mukhang nagmamalasakit si Elliot kay Krista, kaya sinubukan niyang i-hack ang mga detalye ni Michael at mas kilala siya, ngunit kahit na matapos ang ilang oras ng paghahanap sa internet, wala siyang mahanap. Samantala, bilang bahagi ng sesyon ng pagpapayo, si Krista ay nagtanong sa kanya ng ilang mga katanungan. Ngunit si Elliot, dahil sa kanyang kakulitan, ay hindi gaanong tumugon. Sa katunayan, ang therapy ay hindi nakakatulong sa kanya sa lahat. Sa bahay, kadalasan ay nagkakaroon siya ng mga panic attack na nagtutulak sa kanya na gawin ang hindi maiisip. At dahil wala siyang kaibigan o pamilya, ang tanging paraan para mapanatiling matino ni Elliot ang kanyang sarili ay sa pamamagitan ng pag-inom ng high-strength morphine. Dito, nabunyag na namatay ang kanyang ama sa leukemia dahil sa radiation exposure habang iniwan siya ng kanyang ina sa murang edad. Nang sumunod na araw, dahil abala si Elliot sa trabaho sa kanyang opisina, ilang executive mula sa isang higanteng tech company, Evil Corp, dumating. Kinamumuhian ni Elliot ang kumpanya dahil naniniwala siya na sila ay mga sakim na mang-agaw ng pera na walang pakialam sa kanilang mga mamimili. Gayunpaman, nakalulungkot para sa kanya, kasalukuyang pinupundohan ng Evil Corp ang kanyang kumpanya, AllSafe. Noon lang, ang Vice President Tech Officer ng Evil Corp, lumapit sa kanya si Tyrell, at nagsimulang makipag-chat sa kanilang ibinahaging interes sa Linux. Pagkatapos ng trabaho, umuwi si Elliot at ginagawa ang kanyang nakagawi ang pag-inom ng morphine. Makalipas ang ilang sandali, siya ay nag-scroll sa kanyang therapist, mga larawan ni Krista nang malaman niya na ang kanyang kasintahan. Michael, sa wakas ay nakagawa na ng kanyang social media account. Nagbibigay ito sa kanya ng ideya. Kinaumagahan, nagpanggap si Elliot bilang isang estranghero at lumapit kay Michael. Pagkatapos ay hiniram niya ang kanyang telepono sa dahilan ng pagtawag sa kanyang ina. Gayunpaman, tinawagan niya ang sarili niyang numero para makuha ang numero ng telepono ni Michael. Pagkatapos ng trabaho, tinanggal niya ang history ng tawag at ibinalik ang telepono sa kanyang pag-uwi, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa kanyang kasamahan. Angela, na ipinaalam sa kanya na ang server ng Evil Corp ay inateke ng DOS. Sa kaibuturan, si Elliot ay masaya at nagnanais na magkaroon ng mas maraming pinsala, ngunit nang hilingin ni Angela na lumapit siya upang tumulong, agad siyang sumunod. Pagdating sa opisina, isa pang katrabaho ang nagpapaliwanag sa sitwasyon. Inihayag niya na ang pag-atake ng DOS ay ang pinakamasamang nakita nila, at sa kabila ng pagsubok sa bawat solong remedyo, hindi ito mawawala. Walang pag-aksaya ng oras, nag-check-in si Elliot sa system at nalaman na ang pag-atake ay aktwal na nagaganap mula sa maraming lokasyon. Bukod dito, hindi ito isang pag-atake ng DOS, ngunit isang rootkit na nagdudulot ng kaguluhan. Ngayon, ang tanging paraan upang maalis ito ay sa pamamagitan ng pag-offline at pagwawakas sa lahat ng mga virus.
Amo ni Elliot, Gideon, ay may pag-aalinlangan tungkol sa ideya, dahil maaari itong magresulta sa karagdagang pinsala sa sistema, ngunit dahil walang ibang mga solusyon, sumasang-ayon siya dito. Kinabukasan, lumipad sina Gideon at Elliot sa kanilang data center, at sinimulan ang pagbawi. Sa una, nire-direct ni Elliot ang trapiko sa isa pang server, at pagkatapos ay i-reboot ang sitwasyon. Gumagana ang plano at sa wakas ay wala na sa panganib ang mga server. Nang maglaon, nang dumaan si Elliot sa mga naka-encrypt na file. May napansin siyang kakaiba. Nakahanap siya ng text file na pinangalan ng society na nagsasabing iwan mo ako dito. Napagtanto ni Elliot na ang file ay sinadya niyang hanapin, kaya nagpa siya siyang huwag tanggalin ito. Sa halip, itinago niya ito sa loob ng server ng Evil Corp para siya lang ang makaka-access nito mamaya. Sa susunod na eksena, habang pauwi si Elliot sa pamamagitan ng subway, isang kakaibang lalaki na nagngangalang Emma Robot ang lumapit sa kanya. Hiniling niya kay Elliot na lumabas ng tren at makipagkita sa kanya sa labas para sa isang chat. Ngunit kung hindi pa niya binura ang text file. Nang marinig ito, napagtanto ni Elliot na si Emma Robot ay mula sa Society, ang parehong organisasyon na umatak sa server ng Evil Corp. Kaya naman, mabilis siyang lumabas ng tren at sinundan ang lalaki. Pagkatapos ng kaunting usapan, dinala ni Emma Robot si Elliot sa kanilang pinagtatrabahuan sa Coney Island, na tila isang basement na parang silid na may ilang mga computer. Hindi tulad ng ibang mga organisasyon sa pag-hack, ipinahayag ni Emma Robot na dito, ang lahat ay kailangang magkita-kita at gumawa ng mga bagay ng sama-sama. Nang maglaon, pagka-uwi, agad na nag-login si Elliot sa kanyang computer, at sinubukang maghanap ng higit pa tungkol kay Emma Robot at Society, ngunit tila mga multo sila. Walang literal na impormasyon tungkol sa kanila. Nang sumunod na araw, isang naintrigang Elliot ang bumalik sa isla ng Connie, at nakipag-chat kay Emma Robot. Inihayag ng huli ang kanyang planong pag-hack sa mga higanteng server, puksain ang lahat ng mga utang, at pantay-pantay na ipamahagi ang kayamanan sa populasyon. Sa madaling salita, gusto niyang magsimula ng financial meltdown, at ibagsak ang disparity sa pagitan ng mayaman at mahihirap. Ibinunyag pa ni Emma Robot na tinarget niya si Elliot dahil sa kanyang malawak na kasanayan sa pag-hack sa cyber, at dahil din sa may access siya sa Evil Corp. Lumalabas na ang Evil Corp ay nagmamay-ari ng napakaraming 70% ng industriya ng kredito sa mundo. Si Elliot ay nasa pagitan ng dalawang isip dahil gusto niyang tumulong sa mga may utang ngunit kasabay nito, naniniwala rin siya na mali ang pagnanakaw sa mga mayayaman ng kanilang pinaghirapang pera. Binanggit niya na pag-iisipan niya ito. Ngunit bago umalis, si Emma Robot ay nagtalaga sa kanya ng isang gawain. Ang kailangan lang niyang gawin ay mag-login sa server ng Evil Corp, baguhin ang text file mula kanina, at ilagay ang IP address ni Terry Colby, ang CEO ng Evil Corp. Nang gabing yon, binago ng isang nalilitong Elliot ang IP address, at pinapanatili ang mga tala sa isang file. Gayunpaman, nagpa siya siyang huwag isumit ito sa mga otoridad. Kinamumuhian niya si Terry Colby, ngunit ayaw niyang pumunta siya sa ganitong paraan. Kinabukasan sa trabaho, si Elliot, ang kanyang mga kasamahan, ang FBI, at ang mga executive mula sa Evil Corp ay nagpupulong tungkol sa cyber attack. Ginagawa ni Angela ang kanyang makakaya upang maibsan ang sitwasyon, ngunit hindi siya pinapansin ng mayabang na si Colby at sinabihan siyang umalis sa pulong. Nagalit ito kay Elliot kaya kalaunan ay nagpa siya siyang ibigay ang file sa FBI. Matapos ang insidente, ilang araw ang lumipas, ngunit ang balita ng pag-aresto kay Colby ay hindi lumabas. Bukod dito, si Emma Robot at ang kanyang society ay naging hindi nakikilala, na nag-udyok kay Elliot na maniwala na siya ay nalinlang. Nang walang ibang magawa, nagpa siya siyang paglaruan ang kasintahan ni Tricia, Michael. Tinatawag niya itong nagpapanggap na opisyal ng kanyang bangko, at kinukuha ang mahalagang detalye tulad ng pangalan ng kanyang aso. Mga paboritong bagay, at iba pa. Gamit ang impormasyon, madali niyang nahack ang account ni Michael, at nalaman niyang niloloko niya si Tricia, kasama ang ilang babae, na ang ilan ay wala pang edad. Noong gabing iyon, hinarap ni Elliot si Michael, at ipinahayag na alam niya ang lahat. He then blackmails him to come clean with Tricia, or else he will inform the police. Naiwan na walang pagpipilian, si Michael ay obligado, at sa gayon, ang kanilang relasyon ay nagtatapos. Pagkalipas ng ilang linggo sa trabaho, ang balita ng Evil Corp CEO, sa wakas ay ipinakita na ang pag-aresto kay Colby. Dahil dito, napagtanto ni Elliot na si Emma Robot at ang kanyang paningin ay talagang mapagkakatiwalaan. Nang maglaon, habang naglalakad siya sa abalang kalye, pilit siyang pinasakay ng isang grupo ng mga lalaki sa isang kotse at dinala siya. Hindi nagtagal, nakarating sila sa isang opisina kung saan maraming lalaki ang naghihintay sa kanya. Isa na rito ang Evil Corp VP Tech Officer na nakilala niya kanina, Tyrell. Lumalabas na siya ay naging pansamantalang CTO ng kumpanya pagkatapos ng pag-aresto kay Colby. Diretso sa punto si Tyrell at inaalok kay Elliot ang posisyon ng pinuno ng cybersecurity sa Evil Corp. Nagagawin siyang milyonaryo sa mga buwan. Gayunpaman, pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, magalang na tumanggi si Elliot na sinasabing kontento na siya sa kanyang kasalukuyang gawain. Nang gabing yon, nag-login siya sa kanyang computer at sinubukang i-hack ang database ni Tyrell. Nakapagtataka, ang bagong CTO ng Evil Group ay hindi man lang gumagamit ng dalawang hakbang na pagpapatotoo, at si Elliot ay madaling nakakakuha ng access sa kanyang mga email. Iniscroll niya ito, ngunit wala siyang nakita maliban sa mga larawan ng pamilya.
Ito ay kapag sinaktan si Elliot na gusto ni Terrell na i-hack niya ang kanyang database sa lahat ng panahon. Kaya naman, dinidiskonekta niya ang kanyang computer, pinapatay ang router, at sinusunog ang mga memory card upang manatiling hindi nagpapakilala. Kinabukasan sa trabaho, ipinatawag ni Gideon si Elliot sa kanyang opisina at ipinakita ang isang kamakailang video na inilabas ng cyberhacking group, Lipunan. Sa video, isang hindi kilalang tao na nakamaskara ang mananagot para sa kamakailang pag-atake sa Evil Corp at hinihiling na palayain si Colby. Binantaan din niya ang mga pangunahing organisasyon ng kredito na buwagin ang kanilang mga ari-arian at ipamahagi ito ng pantay-pantay sa mga organisasyon ng kawanggawa. Ang pagkabigong sumunod ay magreresulta sa pag-hack ng mga pangunahing organisasyong ito. Nang makita ang video, muling ipinapalagay ni Elliot na siya ay naloko. Nang maglaon, bumalik siya sa bahay na malungkot, ngunit may nakita siyang tao sa kanyang shower. Ito ay si Darlene, isa sa mga hacker ng society na nakilala niya kanina. Siya ay dumating upang samahan siya sa kanilang hideout para sa susunod na misyon. Naniniwala si Elliot na labag siya sa batas, at natatakot siyang mahuli, ngunit bigla niyang napagtanto na maaari niyang malaman ang higit pa tungkol sa society at ilantad ang mga ito minsan, at para sa lahat. Kaya naman, pumayag siyang sumama kay Darlene. Pagdating sa lugar, nakilala ni Elliot ang lahat ng miyembro ng team, at nakipag-chat kay Emma Robot, na nagsimulang talakayin ang susunod na yugto ng kanilang plano. Inutusan niya si Elliot na pasabugin ang isang planta ng gas, na nasa tabi ng isang off-site na pasilidad ng imbakan ng data ng Evil Corp. Buburahin ito ang lahat ng data na inilipat sa China, sa makatuwid, simulan ang kanilang pag-aalsa. Naiintriga si Elliot sa plano, ngunit dahil may kinalaman ito sa pagpapasabog at pagpatay sa mga tao. Nagpasya siyang umiwas dito. Gayunpaman, sa subway, napagtanto niya na hindi siya maaaring tumakas mula sa society dahil naging isa na rin siya sa kanila. Ang lahat ng mga insidenteng ito ay nagsimulang magdulot ng pinsala sa pag-iisip ni Elliot, kaya nagpasya siyang dagdagan ang kanyang dosis ng morphine. Pumunta siya sa kanyang kapitbahay dealer ng droga, sa bahay ni Sheila, natagpuan lamang ang isang marahas na babaeng nang aabuso at tagapagtustos ng droga na nagngangalang Fernando. Mukhang alam ni Elliot ang lahat tungkol sa kanya dahil siya lang ang nagbebenta ng droga ni Sheila, na madalas bumisita sa kanya. Siya ang nagsusupply ng morphine na regular na kinokonsumo ni Elliot. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi siya inilantad ni Elliot sa pulisya. Kung wala na si Fernando, wala na rin ang morpina niya. Dinagtagal, umalis si Fernando, at nakita ni Elliot si Sheila na kalahating walang malay, at binugbog sa banyo. Hinihimok niya itong ipaalam sa pulisya ang tungkol sa patuloy na pang-aabuso na dinaranas niya, ngunit tumanggi si Sheila, sinabing binibigyan siya ni Fernando ng napakagandang deal. Ikinagalit nito si Elliot kaya nagpasya siyang kunin ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Hindi niya ipinakilala ang mga detalye ni Fernando sa pulisya, at ipinaaresto siya, kahit na nangangahulugan ito na wala na ang kanyang regular na supply ng morphine. Sa ibang lugar, bilang si Angela, at ang kanyang kasintahan, si Ollie ay naglalakad sa mga kalye. Isang random na lalaki ang lumapit sa kanila, at binigyan sila ng isang CD, na nagsasabing ito ang kanyang bagong mixtape. Pagdating nila sa bahay, ipinasok ni Ollie ang CD sa kanyang computer, at sa sandaling gawin niya ito, nakatanggap siya ng email mula sa isa sa kanyang mga kasintahan. Inaanyayahan niya ito sa kanyang lugar upang magsaya sa gabing iyon. Si Ollie, bilang isang pervert, ay nagsinungaling kay Angela na nakipagpulong siya sa kanyang mga kaibigan at alis. Nakapagtataka, pagkatapos niyang umalis, makikita natin na isang lalaking nagngangalang Cisco ang nahack sa kanyang computer webcam. Kinaumagahan, nakipagkita si Elliot kay Emma Robot, at ang dalawa, ay nakaupo sa isang rehas at nag-uusap. Pinag-uusapan nila ang kanilang mga nakaraang buhay at pamilya, ngunit sa gitna nito. Ipinahayag ni Emma Robot ang kanyang sama ng loob sa katotohanang inabandona sila ni Elliot ilang araw na ang nakalipas. Pagkasabi nito, bigla niyang hinagis si Elliot mula sa rehas, at papunta sa mabatong dalampasigan sa ibaba. Sa kabilang banda, ang pansamantalang CEO ng Evil Corp, si Tyrell, ay nagbigay ng nakaka-inspire na talumpati sa CEO, na nagpapaliwanag kung bakit dapat gawing permanente ang kanyang tungkulin. Ngunit sa kanyang pagkadismaya, ipinahayag ng CEO na nakahanap sila ng isang mahusay na kandidato, na gusto nilang subukan muna. Nang marinig ito, nagalit si Tyrell at nagtungo sa isang liblib na lokasyon. Doon, nakilala niya ang isang lalaking walang tirahan, binayaran siya ng pera, at binugbog siya para mailabas ang kanyang pagkabigo. Samantala, nagising si Elliot sa isang ospital, bugbog at may benda. Siya ay binisita ng kanyang therapist, si Krista, na naniniwalang na overdose siya sa morphine at nahulog mula sa rehas. Nang tumanggi si Elliot, hiniling niya sa kanya, nabigyan siya ng sample ng dugo. Ito ay musika sa pandinig ni Elliot dahil ang kasalukuyang ospital na kinaroroonan niya ay may napakahinang sistema ng seguridad. Ito ay tumatakbo sa Windows 98 at may mahinang antivirus bilang proteksyon. Dahil dito, madali niya itong nahack at binago ang kanyang mga record para magmukhang walang droga ang kanyang dugo. Pagkatapos ma-discharge, si Elliot ay nagtungo sa trabaho sa susunod na araw kung saan binisita siya ni Emma Robot ng sorpresang pagbisita. Nagtungo ang dalawa sa isang bar at nag-usap, ngunit galit pa rin si Elliot sa nangyari kanina. Sinabi niya kay Emma Robot na ayaw na niyang maging bahagi ng kanyang plano at humiling na maiwang mag-isa. Si Emma Robot ay obligado, at bago umalis. Inihayag niya na ang society ay mawawala na, dahil kung wala si Elliot, walang layunin ang plano. Sa pag-alis ng kilalang cyberhacking group, isang malaking pasanin ang inalis sa dibdib ni Elliot.
kaya nagsisimula siyang maging mas social at interactive. Tinanong niya ang kanyang kapitbahay, at malapit na katiwala, si Sheila ay nakikipag-date, at nakikibahagi rin sa iba pang normal na aktibidad tulad ng pag-jogging, paglabas kasama ang mga kaibigan, pakikipag-chat sa mga tao sa social media, at iba pa. Sa gabi, iniimbitahan sina Elliot, Sheila, at ang iba pang empleyado ng All Safe sa bahay ni Gideon para sa hapunan. Doon, ginugunita nila ang kanilang trabaho, at ang mga masasayang panahon na kanilang naranasan. Biglang, sa telebisyon, isang channel ng balita ang nag-uulat na ang kilalang grupo ng hacker muling tumama ang society. Sa pagkakataong ito, naglabas sila ng napakaraming data, na nagpapakita na alam ng Evil Corp ang tungkol sa iskandalo ng Washington Toxic Waste, na pumatay ng ilang tao dahil sa leukemia, kabilang ang tatay ni Elliot at nanay ni Angela. Ang balita ay nagpalungkot kay Elliot, ngunit ngayon, mayroon siyang layunin na ibagsak ang kumpanya. Kaya naman mabilis siyang umalis sa lugar na yon. Nang maglaon, nang umuwi sina Angela at Ollie, nagkaroon sila ng isang maliit na pagtatalo tungkol sa kanilang katayuan sa relasyon kamakailan, na kadalasan ay malamig. Isinasaalang-alang ito bilang perpektong pagkakataon, sa wakas ay ibinunyag ni Ollie na may nag-hack sa kanyang computer. Ang hacker, si Cisco, ay nagpadala ng ilang mga hubad na larawan ni Angela, kasama ang mga detalye ng credit card ng kanyang ama, at nagbabanta na ilalabas ang mga ito. Gayunpaman, mapipigilan yon ni Ollie kung mahawahan niya ang kanilang lugar ng trabaho. All safe. Napagtatanto ang bigat ng sitwasyon, seryosong pinag-iisipan ng mag-asawa na gawin ito. Sa huling eksena, si Elliot, na tila nakapagdesisyon na, ay dumating sa base ng society at sumama sa kanyang mga kasamahan sa koponan.